Good evening, good morning po sa inyong lahat. I'm back. Welcome back to my Saints Vlog. So ito na naman tayo mga kadaldal. May bago na naman tayong saint for today. So kilalanin po natin ang ating santo natin today. Today is November 12, 2022 at meron po tayong bagong santo. So, ngayon ko lang din siya makikilala. So, sabay-sabay po natin siyang kilalanin kung sino po at ano po ang nagawa at sino po ang ating saint for today. So, ito na po mga kadaldal. Ipapakilala ko na sa inyo ang ating santo. So, ang ating santo ngayon ay walang iba kundi si San Josafat. So, ito po ang kanyang spelling. So, tama po ba ang aking pagka-pronounce? San Josafat. So, kilalanin na po natin siya. Sabay-sabay po natin siyang kilalanin. Stay tuned lang po kayo dyan. Ito na po. Ang Lithuania at Poland noon ay magkasama ng pamahalaan at ang kanilang mga mamamayan ay sumusunod sa rito ruteno, isang bahagi ng Iglesia Griego. Ang mga ruteno ay nagbalik sa tunay na pananampalataya noong 1595 at kinilala ang Santo Papa. Isa sa mga unang masusugid na tagapagtaguyod ng kilosang ito ay si San Josafat na isinilang noong 1580 sa Vladimir. Juan Convisivic ang pangalan niya. Ayan, ganda ng ano. Bago siya pumasok sa monasteryo ng Belna, Lithuania, upang maglingkod sa Diyos at sa bayan. Bilang arsobispo ng Polotsk, sinikap niyang akayin ang kanyang bayan sa pagkilala sa kapangyarihan ng Santo Papa. At dahil dito'y muntik na siyang patayin ng mga kaaway. Gumawa siya ng mga pagpapakasakit upang manumbalik sa Diyos ang mga makasalanan. Noong 1623, si San Josafat ay pinaslang ng ilang tampalasan sa pamamagitan ng pamalo at tabak. Yun pala yung kanyang talambuhay. Nakakatakot, nakakaawa naman ginawa nila kay San Josafat. So, yun po ang ating talambuhay ni San Josafat. San Josafat, ipanalangin mo po kami sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, meron po tayong aral for today. Ang aral po ay ganito. Meron pa akong ibang mga tupa na hindi kawang ito, hindi sa kawang ito, sila man ay dapat kong akayin. Diringgin nila ang aking tinig, kaya't magkakaroon ng iisang kawan at iisang pastol. John 10:16. So ito po mga kadaldal, ang ating santo for today na si San Josafat at ang aral. So, nawa ay meron po tayong natutunan at na-bless po tayo sa araw na ito bago tayo matulog. Meron tayong nakilala na namang santo. So, imaginein po natin ang kanyang pagpapakasakit para lang po maipagtanggol ang ating pananampalataya at ang ating Panginoong Diyos na si Jesucristo. At sana po ay tularan po natin ang ating santo for today at sa lahat po ng mga santo natin. Gawin po nating inspirasyon para mapalapit po tayo sa ating Panginoon.
Sumuli, tomorrow po is Sunday. Ang bilis ng araw ay magsisimba po tayo. Ayan, pilitin po natin, mag-effort po tayo kahit isang oras lang naman po yan. Punta po tayo sa pinakamalapit na simbahan po sa atin. At sa mga hindi makakapagsimba, kayo na po ang bahalang makipag-usap sa Diyos. So, wala naman po akong judge dyan sa mga hindi makakapagsimba. Ako lang po ay nagre-remind. So, magsimba po tayo dahil po yan, yan po ay ating obligation. Mandatory po yan ang ating pagsisimba. Para tayo po ay mapalapit pa lalo kay Lord. Kailangan sundin natin ang kanyang utos. Nasa utos po yan. Nasa 10 utos po ang ating pagsisimba. So yun muli, ako po si Misiel Kadaldal, proud Roman Catholic. God Jesus bless you. Mama Mary loves you. And thanks for watching. See you tomorrow. Magsimba po tayo tomorrow. Bye-bye.